Hello po muli mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At eto na naman po si Tokis ni Pidol at muling magbabalik upang magbigay po ng opinion o reaction dito na naman po sa isang malamang nabasa nyo na naman ito. Kasi lagi naman kayong nauna dyan sa ating bansa, no? Ito po ay yung isang nakakagulat o nakakaasar lang na balita tungkol po sa isang resolusyon na nilagdaan o ipinasa ng Quezon City Council sa pagtatalaga dito po sa dalawang tao na uniteam supporters na naging persona non grata po sila sa Quezon City. Ayan pong tinutukoy nating dalawang uniteam supporters ay walang iba kundi si Comedy Queen, Miss Ai Delas Alas, and ang pasaway na direktor ng Lenlen series ay walang iba kundi si Direktor Daryll Yap. Sila po ay ginawaran ng persona non grata ng isang councilor, outgoing councilor ng Quezon City. No? Ang opinyon ko po dyan, eh bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang naglabas ng isang resolusyon na gawing persona non grata itong dalawang itong nabanggit? Eh ang tagal na po ng video na yan na kung saan, eh alam nyo na yung campaign video po ni Congressman Mike Defensor as Mayor of Quezon City, na kung saan si Miss Ai po yung star doon, tapos sa likuran niya meron pong seal daw ng Quezon City. Tignan nyo po yung larawan. Malamang napanood nyo na rin yung video na yan. Kasi ayon po sa resolusyon na ipinasa nitong councilor ng Quezon City na ang pangalan ay Councilor IB Lagman, na kung saan matatapos na po ang termino niya sa June 30. So, naaprubahan na po yung resolusyon ng Quezon City Council at ito po ang nilalaman ng resolusyon na yan. Babasahin lang po natin. Dito po sa interactionpilstar.com. The malicious and unscrupulous, defacing of the official seal of Quezon City ridiculed and dishonored to it, causing insult to the noble representation of the seal. Nakita nyo? Malicious, malicioso daw, and unscrupulous. Ano po ang ibig sabihin ng unscrupulous? Unscrupulous, no? Ginugol po natin at ang sabi po dyan, having or showing no moral principles. Tandaan nyo po yan, ha? Unscrupulous, having or showing no moral principle. Wala daw moral principle si Miss Ai Delas Alas at si Direktor Daryll Yap. Bakit po? Kasi ginawa nilang ridiculed and dishonored daw, causing insult to the noble representation of the seal. Ano ba yung seal na sinasabi niya? Kung nakikita nyo yung picture ni Miss Ai dyan sa may likuran niya, yung triangular shape, yan daw po ay official seal ng Quezon City. Ginawa po kasi nila na BBM, Sara daw po yung magkabilang side, no? Nakaka-insulto daw yan. Tatandaan nyo, ha? Unscrupulous, malicious, insulting, ridiculed, and dishonor. Lahat po ay mga salitang hindi kaaya-aya ang binanggit nitong councilwoman na ito. The people of Quezon City will not let anyone disgrace the official seal of Quezon City for personal
and selfish interests. Ayan. Ito pa ang idinagdag niya based doon sa kanyang Facebook page. Maybe this will make all content creators think twice before posting anything on social media such as these videos. The freedom of expression is not absolute. So, sinasabi niya, ang freedom of expression daw ay hindi absolute. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, ito, there is no such thing as an absolute right or total or complete right, no, in any society. The free exercise of any right ends, yun daw ating karapatan, no, yung pag-e-exercise ng ating karapatan, nagtatapos when it infringes on the rights of others, kung nasasaklawan mo na yung karapatan ng iba, for free speech, okay, for the freedom of expression or freedom of speech, this includes false claims, defamation, and other damaging forms. So kaya po nasabi siguro ni Councilwoman Lagmay ng Quezon City yung freedom of expression is not absolute because na-imprinch na po yung karapatan ng Quezon City na kung saan na-defame yung kanilang official seal. Na-defame daw. Kasi po, dun po sa una niyang sinabi, the malicious and scrupulous defacing of the official seal of Quezon City, doon po nag-start yung the freedom of expression is not absolute based dun po sa councilwoman. Now, sa aking opinion, bakit kayo pikon? Unang-una, napikon lang kayo, no? Kasi satire po yan. Hindi naman po yan, yan sinisira ang inyong lungsod. Anyone can use that triangular shape. Does it really represent the seal of Quezon City? Satire. Councilwoman Lagman, ilsa sa satire. Pangalawa, bakit ngayon nyo lang yan ibinagsak na resolusyon kung saan ikaw ay paalis na? Ibig sabihin, pumupunta tayo sa number one, napikon ka. And also, since paalis ka na, no, gusto mong makilala ka ng ibang tao na ikaw ang nagbigay ng resolusyon para mapersona ng grata si Miss Ai Delas Alas at si pasaway na direktor na si Daryll Yap. Di po ba? Bakit ngayon lang nyo binagsak yung resolusyon kung saan dapat noong pang campaign period kung kailan lumabas yung video? Ang iisipin tuloy ng tao, lalo na ako, sa aking opinion, napikon ka, namumuliti ka, at last is nagiging diktador ka. Sa palagay mo ba, yung sinasabi mong malicious and unscrupulous defacing of the official seal, yun lang. Hindi naman na dishonor, hindi naman ginawang katawa-tawa yung triangle, kundi ang katawa-tawa ay si Miss Ai Delas Alas. Talaga naman pong mga kababayan, katawa-tawa siya. Di po ba? Sa lahat po nung nakapanood ng video na yon, eh matatawa naman talaga kayo. O, masama ba ilagay dyan sa logo na BBM Sara? Binastos ba? Ginawan ba ng kung ano-ano yung inyong seal? Nilagay lang naman yung initial at pangalan nung uniteam? Ang sobra naman ninyong pikon. Di ba? Crybaby pala kayo. Saka inaano mo pa na mag-iingat yung mga content creator. Siguro naman yung mga content creator, hindi sila gagawa ng ganyan kung alam nila na ikasisira nila o ikadidimanda nila o magbibigay ng sakit ng ulo nila. Tanga ka na lang talaga na content creator na gagawa ng ganyan na ididipace mo o gagawan mo ng malicious content yung isang lugar o tao.
Ang ginawa nyo naman, persona ng grata. So mga kababayan, yung persona ng grata po sa kanila, sa dalawa, kay Ms. Delas Alas at Direktor Daryll Yap, eh hindi naman sinabing persona ng grata kayo dito sa lugar namin, hindi na kayo papapasukin. Yung persona ng grata lang po na ibinigay sa kanila ay isang sentimiento po ng Quezon City Council na sinasabi nilang represents the people of Quezon City na unwelcome lang sila Miss Ai Delas Alas at Daryll Yap. So yun po yun. Hindi naman sinabing persona ng grata ka sa Quezon City, Miss Ai o Daryll Yap, ay huwag kang pumunta dito. Hindi ka namin papapasukin. Yun lang is unwelcome ka. No, meaning pwede ka naman pumunta, pwede kang kumain diyan, pero ang tingin sa iyo ng tao ay bastos 'yan eh. 'Di ba? Parang yung ikaw naman ngayon ang madidepend, yung pangalan mo at personality mo. Kasi bakit? Unscrupulous ka. You have no moral compass or no moral principle. Ayun po ang tinawag sa inyo. The malicious and unscrupulous depacing. The word na lang sinabi ko sa inyo kanina, tandaan nyo, unscrupulous. Having or showing no moral principle. Ayan po ang definition yan. Kaya ibig sabihin, yung dalawang tao na yan, si Miss Ai Delas Alas at pasaway na Director Daryll Yap, ay mga walang moral principle. Bakit? Binastos o binaboy, dinishonor nila yung seal ng Quezon City, which is only a satire video para po sa akin. Ang reaction ko dyan, sobra lang napikon yung isang councilwoman na kung saan palabas na siya na sa termo niya, patapos na siya, at mag-iiwan lang siya ng legasiya na ako ang gumawa ng resolusyon at naipasa namin na gawing persona ng grata itong mga uniteam supporter na ito. Bakit po? Kasi po, yung councilwoman na yan ay isang dilawan. Ibig sabihin, na politika niya, sa akin pong opinion at reaction, na politika niya itong dalawa. Kasi kung hindi, dapat nung simula pa lang lumabas ang video, nag-ingay ka na. O di pa, hindi itong kung kailan napatapos ang termino mo, doon ka mag-iingay. So what for? Di po ba? Oh. So, sabi lang dyan, persona ng grata person, unwelcome ka. Pero pwede ka pa rin tumungtong sa Quezon City. Yung dalawa, unwelcome lang sila. Pag pumunta sila doon, tulad ng sinabi ko kanina na, halimbawa, nandun sila sa isang lugar. O, sasabihin lang, ay, persona ng grata yan eh. Unwelcome dito yan. O, pero may mga ibang tao naman dyan. Okay lang yan. Yung ibang tao dyan, it doesn't represent the will of the whole Quezon City, yung buong population. Diba? Na sinasabi nila na yung Quezon City daw na lahat yan. Hindi naman, no? Kasi bakit? Eh, uniteam niya, nanalo dyan sila BBM at Sara eh. Nung election ni. Eh. O, di po ba? Ngayon, yung latest dyan, mga kababayan, ito lang sabi pa nung si Councilwoman Langman na ang tangi lang daw pong makakapag-leap doon sa persona ng grata nitong dalawang personality na ito ay mag-sincere apology sila sa Quezon City. Either maybe they will create a video or write a public apology sa print or sa media. Sincere. Siguro si Daryll Yap eh, baka sincere, mag-iiyak. Papiyak mo ba yung pasaway na director na yan? Eh, kwela yan, no? Kaya sabi, ito pang sabi ni Councilwoman Lagman eh. It's just a sentiment of the city council. Ayan. It is just a sentiment of the city council. Di po ba? Yung sentimiento nila, nilagda nila na persona ng grata si Ai at si Daryll Yap at sinabi na sentimiento na rin yun ng Quezon City. Oh, di po ba? Sa palagay ko, dapat bang mag-sincere apology si Daryll Yap at Ms. Delas Alas? Well, it's up to them. Sa akin, I let it go. Ako? No. Anong pagkakamali ko? It is just a satire video. A campaign video for Representative Mike Arroyo. Satire. Hindi naman binaboy
ang inyong official seal. Nilagay lang na BBM Sara, masama na ba yun? Buti sana kung nilagyan ng graffiti, naglagay dyan kung ano-anong mga pangit na salita. Yun talaga ang defacing. Yun ang pambababoy. Pero nilagay BBM Sara eh. Ibig sabihin, ayaw mo kay BBM Sara. Paano pag nilagay Lenny Kiko? Ano kayang sasabihin ng city council dyan? Meron kayang maglalabas din ng resolusyon na gawing persona ng grata, yung actor at director nun? Kayo po mga kababayan, ano po ang inyong opinion at reaction dito po sa ginawang resolusyon ni Councilwoman Ai Bilagman at nilagdaan na po ng city council ang pag-persona ng grata kay Miss Ai Delas Alas at pasaway na director Daryll Yap? Comment down below. At doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and the notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. At paki-like and share na rin po. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.